1991, naganap ang tinaguriang second largest volcanic eruption ng 20th century na nag-iwan ng daan-daang mga patay at mahigit 200,000 na mga pamilyang nawalan ng bahay. Puro putik kami, tsaka ano, buhangin. Yung mga bata, nag-iiyakan. Ito ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Volcanologists say the danger of another big eruption could well be past. But there's another danger they have to contend with now. Deadly mud flows, which they call lahar. Nalubog sa lahar ang maraming mga probinsya sa Luzon, kabilang na ang bayan ng Florida Blanca sa Pampanga. Pero ang ilang mga taga Florida Blanca may paniniwala kung bakit tila naghiganti ang kalikasan. Ilang buwan kasi bago naganap ang pag-alboroto ng Pinatubo, ang kanilang Santo Niño ninakaw. Sinasabi nila, ninakaw kasi ang Niño, kaya nag-alboroto ang bulkan. Inulan kami ng buhangin and then ashfall. Gumuho ang aming simbahan. It was a miracle na yung parish priest namin, nakaligtas siya. Ang ninakaw na imahen, ang Apong Senyor Santo Niño de San Jose of Florida Blanca. Taong 1867 pa ito inukit. May taas na 20 inches, gawa sa kahoy at may suot na korona. Kapartner ng isa pang santo na katabi nitong nakadisplay sa altar, si San Jose, na siya niyang kahawakan ng kamay. Taong 1991, nung huli itong nakita ng caretaker ng simbahan ng St. Joseph the Worker na si Arnel. Saturday, after nung wedding, pumanik kami sa kumbento para kumain. Di namin sinara yung simbahan. Pagtingin ko dun sa kanila, nawawala yung Niño. Duda ni Arnel ang pagnanakaw sa Santo Niño, Plinano. May apat na lalaki, parang hindi taga Florida, suspecha ko, parang sila yung kumuha. After 2 days nga, na-spread na sa buong Florida na nawawala yung Santo Niño, dinampot ako eh. Dahil ako nga unang nakakita. Naabswelto kaming lahat sa simbahan. Hanggang hindi nakita yung Santo Niño. Ang sabi nila, on that year, maraming talagang nangunguha ng mga antique images. Yung iba naman, nangunguha dahil sa another sect, sinisira nila yung mga old images. Nalungkot ka, parang nawalan ka rin ng kapatid, parang nawalan ka ng kaibigan, ganun. Palitan ang ninakaw na imahen, ang simbahan nagpagawa ng replika ng Batang Niño. During high school, yung teacher ko sa Values Education, inassign ako na linisan si Apong San Jose. At that time pala, nung nililinis ko siya, iba na yung Niño na kasakasama niya. And then yung Niño, nakataas yung kamay, it is as if parang sinasabi ng Niño, huwag mo akong hawakan. Merong a little bit of that longing na sana one day, pag sana ako mamatay, mabalik siya. Lumipas ang maraming taon ang mga tiga Florida Blanca. Walang nagawa kundi umasa na balang araw maibabalik din ang kanilang Niño. Hanggang kamakailan, si Duke, estudyante na deboto rin ni San Jose, habang nagbabrowse daw online, may nakapukaw ng kanyang atensyon. Isang antigong imahen. Tuwing nakita ko siya, para siyang familiar. Pero hindi ako sure. Kaya minessage ko dun sa maestro ko kung ito na kaya yung nawawalang Niño. Agad itong itinawag ni Duke sa kanyang dating guro, si Albert. Sinasabi niya na, I think nakita ko ang nawawala ninyong Santo Niño. Nung sinend niya yung photo, iba yung pakiramdam, as in talagang parang divine intervention siya. Bagamat malakas ang kutob nilang, yon ang tatlong dekada na nilang nawawalang imahen, sina Duke at Albert hindi raw 100% sigurado. Ina-ask namin kung may mga close-up photos si Apong Niño. Hindi nila ma-provide kasi palagi siyang nandun, nakataas siya sa retablo. Meron kasi akong sekreto doon, yung pag tinatanggal. Yung Santo Niño, pag pinapatong sa base, dapat may butas yon. Doon sa butas na yon, doon ipapasok yung screw para mag-lock sa Santo Niño. Isa lang ang paraan para makumpirma ang kanilang hinala. Kailangang mahawakan nila ang imahen. Kaya si Duke,
agad minessage ang speaker. Hindi nagre-reply. And then I told him na stay put, tatakbo ako ng simbahan, pupunta ako kay Apong San Jose, magdarasal ako. Na kung yun yung ninyo niya, sana maibalik sa atin. Hanggang sa ang vicar sumagot, ipinaliwanag nitong hindi nila ninakaw ang imahen. Ipinamana lang din daw ito sa kanya. Inopen ko doon sa nagpost na may nawawalang Santo Niño ang bayan ng Florida Blanca. Nung una, nagulat po siya. Ang picker po ay sila po yung pupunta sa mga bahay ng mga nagpapabenta at sila din po yung naghahanap ng mga possible clients. Mula Pampanga, lumuwas ng Maynila si Albert para sunduin ang imahen. Yung parang it's a dream, nung nagtama yung mata ng Niño at saka ako, as in talagang humagulgol talaga ako eh. Ang sinasabi ko sa kanya kasi, during the day, 80% sure ako na siya ang Apong Niño namin. Pero nung nakita ko siya, nung yung mata niya at saka yung mata ko nagtama, I am 100% sure na siya yun. Na siya yung naibalik. Ang picker, bukas naman daw na ibalik ito. Pero sa isang kondisyon, kung mababayaran nila ito. Nag-iisip din ako ng paraan kung paano ko siya mababayaran yung presyong binigay. Nagtatanong ako sa mga kasamahan ko sa trabaho kung meron ba silang mga naitabi, kaso wala din. Wala kaming nakahanda na funds. Nag-volunteer si Doc Paul na yung money na gagamitin para makuha yung Niño is manggagaling na sa kanya. Maswerteng ang kapatid ni Albert na si Paul, galanting sinagot ang pambayad. Sariling pera ko yun, savings ko. Napakahalaga niya talaga. Bilang taga Florida Blanca din, isa siya sa pinakalumang bagay sa simbahan. We're on our way home. Thank you so much, dear Lord. God bless us sa aming pag-uwi. Thank God for this beautiful day. Actually, maraming matatanda kasi dito sa Florida Blanca na kapag nakikita siya, sinasabi nila, siya yan. Deep within here, in their hearts, talagang sinasabi ng mga matatanda na siya yung nawawalang Niño. Kung susukatin natin kasi si San Jose, yung kamay niya na nakaganyan kay Apong Niño, 20 inches. Let's try po. So ilalagay po natin sa paa ni Apong Niño and then susukatin natin going up. So there, that's 20 inches. Sa unang araw ng nobena para sa kapistahan ni Señor Santo Niño, matapos ang mahigit 3 dekada, ang Apong Señor Santo Niño de San Jose ng Florida Blanca nakauwi na sa tunay niyang tahanan. Na napakalaking biyaya nito, hindi ko nasukat akalain, it's a divine providence. Siyempre may sense of completeness. Kasi paano mo tawaging banal na pamilya kung ang mahalaga, ang anak ay wala. Si Apong San Jose, may X yung fold niya. Si Apong Niño, punong-puno ng X yung kanyang folds. Even up to the back portion. The real test, kung siya yung Apong Santo Niño, kapag nailagay siya dun sa tabi ni San Jose, yung tingin ni San Jose at yung tingin ng Niño, magtutugma sila. At nang ipinagtabi nila ang imahe ng Batang Jesus sa imahe ni San Jose, ang sukat, forma at tingin nila sa isa't isa, tugmang-tugma. No? Tingnan niyo yung pagkakahukay ng mga ex. Same style. Yung kwento ng pagkakaukit ng mga buhok niya. Pareho siya eh. Tingnan niyo po yan dito. Ayun o. Oh. Tuwang-tuwa yan o. Oh. Kinikilabutan ako. It will be a very, very hard process na tatanggalin si Apong Niño, ipoposition yung original. Bawal pa talaga siyang alisin muna.
ang santo kanilang ipinarada. Ang Panginoon, in any ways, gumagawa siya talaga ng milagro. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ni Albert ang imahe ng Ninyo Jesus para sa gagawin ditong restoration. Bali-bali yung mga crowns niya, madumi siya for too long, napabayaan siya. Yun yung nakita ko siya. Parang, saan ka ba kasi nilagay? Bakit ganyan yung itsura mo? Bakit parang napabayaan siya? We will begin the fumigation. Yung just to make sure na wala siyang insekto sa loob, nasisira sa kanya. So maybe around more than 2 months. Plano nilang bigyan ng engranteng selebrasyon ang pagbabalik ng puon sa kapistahan ng bayan sa May 1. Ang mga imahen ay malaking tulong sa pananampalataya. Di naman sinasamba, kundi ito ay visual aid para mapadali ang pagpo-focus sa panalangin. Dahil tayo po ay may katawan, pananaw, madali po kung meron kang nakikitang larawan sa hindi mo nakikitang Diyos. Lahat nga yata ngayon, nabibili online kahit pang matagal nang nawawalang mga santo. Pero ang hindi matutumbasan ng anumang halaga, ang ating pananampalataya. Thank God for this beautiful day. Na hindi natitinag kahit pa sa gitna ng mga pagsubok at trahedya. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.